laban ng dalawang bigatin sa bantamweight na division ay maaaring hindi nga po maganap kung hindi gagawin ni Casimero ang isang bagay na ito ayon pa mismo sa top rank promoter niyang si Bob Arum. Ano nga ba ito? Si The Monster Inoue at Casimero ay nakischedule nga po sana sa April 25. Pero nang dahil nga dito sa hindi inaasahang pandemya na ito, eh hindi sana makakansela. Meron na nga pong interview si Naoya sa US Embassy sa Japan para sa kanyang visa ayon pa kay Arum. At nasa final interview na nga daw ito. At kapag nakapasa na at nakuha na nga ang kanyang visa, eh dadalhin agad ni Arum ito sa Amerika para makapaghanda sa ikakasa nilang laban sa kanya sa Setyembre. Ang pinakamalaking katanungan nga dito ay kung kay Casimero nga ba talaga ilalaban itong si Naoya na tinalo si Zulani Tetei na isang kampyon sa loob lamang ng 3 rounds. Kung si Bob Arum nga mismo ang tatanungin ay hindi pa nga ito sigurado dahil kailangan niya pang kausapin talaga itong si Casimero hinggil sa kitaan sa laban na to. Hindi nga talaga basta-basta ang pwedeng makagawa ng laban ngayon mga kapatid dahil dito sa pandemyang nangyayari. Ang dahil nga din baka malugi pa nga sila at malamang sa malamang na maliit din ang kikitain ng mga boksingero dahil wala ngang mga manonood. Gusto sana nila na gawin ang laban ni Casimero at Naoya sa Mandalay Bay, Las Vegas. Pero masaklap nga ang nangyari at hindi maganda ang kondisyon kaya mapipilitan silang sa ibang venue na lang gawin ito. Pero bago pa man nga magsimula ang laban na to, eh kung papayag nga ba si Casimero na bawasan ang kanyang maaaring kitain sa laban na to? Yan nga daw din ang malaking tanong dito ayon pa kay Arum. Pero kung hindi nga daw papayag itong si Casimero, eh si Jason Maloney na nga lang daw ang ilalaban ni Arum laban kay Inoue. At malamang na mas magandang laban pa nga daw ito para bagang nanunutya pa itong si Arum kay Casimero ano. Tila baga mukhang pera yata ang tingin ni Arum kay Casimero. Pero ayon pa nga sa kampo ni Casimero, eh hinihintay na nga lamang daw nila itong si Inoue na dumating sa Amerika. At kapag nangyari nga ito, eh dito nga po sila makakapagdesisyon pa. Sinabi nga po yan mismo sa ESPN ni Sean Gibsons ng MP Promotions ni Pacquiao. Wala pa nga po daw itong si Inoue sa bansa ng Amerika, kaya hindi pa sila makakapagdesisyon rin. Kaya kapag nangyari yan, titignan na nila kung si Inoue na nga ba ang susunod. 27 anyos pa lamang nga po itong si Inoue at may undefeated record na at kinokonsidera din ngayon bilang isa sa mga elite fighters. Kinuha nga nito ang mga major titles sa junior flyweight at junior bantamweight. At hindi lang po yan, pinagtatalo ng batang ito ang mga bigating pangalan sa division na ito na sina Juan Carlos Payano, Emmanuel Rodriguez at higit sa lahat pati ang ating kababayang si Nonito Donaire. E tinalo nga din po nito. Siya nga po ngayon ang may hawak sa IBF at isa na nga po siyang super champion sa WBA. Kakayanin nga kaya ni Casimero ito? Para sa inyong mga suwestiyon ng komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli mga kapatid.